unbox. So, today is unboxing from AliExpress. So, my last videos about series po yun, kung how I start my head. So, wala akong chance para i-update yung aking cross-stitch. Pero yung pa rin yung kina-cross-stitch ko, yung aking whip is from Heaven and Earth, which is the black from Laura Brindle. Nasa, I think 33% na ako sa aking project. So, for today, ito ang aking, tayo ay mag-unboxing. Samahan niyo ako mag-unboxing. So, this one is from factory shop na natanggap ko siya last Friday. Nag-place ako ng order sa kanila last September 3, 2023. So natanggap ko siya nung Friday, last Friday. So it only took 12 days yung kanyang delivery. And then this one ay ito yung mga maliliit na in order ko. Meron dito yung mga kits. So, parehas din ng aking place of order ay September 3. Natanggap ko siya ngayon. So, it only took 17 days. So, lahat na makikita nyo dito ay ilalagay ko na lang ang product link sa description kung interested kayong sa product na yun. So, let's start! So, eto muna ang ating i-open, yung mga maliliit na in-order ko sa kanila. So, iba-ibang store to. So, ang ginawa ay parang, kaya medyo nagtagal siya, hindi sama-sama kasi kinumbine na lang. Kinumbine ng Ali yung kanilang yung kanilang produkto para isang delivery lang. So, eto na siya. Mga maliliit na produkto muna. Eto munang square. So, eto ay feeling ko ito yung mic. Nag-order kami ng Sennheiser na mic. Ito ay binayaran ng gamit ang card kasi wala na sila ngayong COD dito sa Saudi Arabia. So, madali lang naman mag-order. Yan, ito ang Sennheiser na mic. E945. Bigat siya. So, eto ay mga phone case.
Kung may chance kasi, sa AliExpress na rin ako nabili ng phone case. Kasi maganda yung mga quality ng phone case doon. Tapos mura lang. Kaysa dito ko siya bibilin sa Saudi. Medyo mahal. At least doon, may chance, pwede ko siyang orderin at isabay. Ayan. Kung natatandaan nyo yung una kong mga unboxing, meron din akong ganitong case sa Samsung S10. So, ito naman ay para sa 14 Pro. So, ay from Kishon. At ilan taon na yung video na yun, pero praise God kasi hanggang ngayon buo pa rin yung case at eto yung gamit-gamit ko na case hanggang ngayon. At yung cellphone ko ay intact na intact pa din kahit ilang beses na siya nalaglag. Okay. Ito naman ay random bumper case lang to. Ito ay iPhone 14 din. Pero, all in all, maganda siya. Matibay. Okay. Next ay... Itong maliliit. Alam niyo, yung mga clip sa Pandora, ng Pandora sa AliExpress, meron din sila. At hindi ko alam kung tunay ba siyang silver, pero mukha naman siyang legit. Itong isa, may kasama siyang cloth. Polishing cloth. Meron siyang S925. Ayan. Kita nyo ba? May S925 siya na nakatatak. At meron siyang may bigat siya. So, ewan ko lang kung legit tong silver na to. May mga bato-bato. Ayan. Ito naman yung bato-bato niya. Kinuha ko ay letter C, B, and J. Aking initial. Ito. Letter B. Bato-bato rin siya. S925 din siyang nakalagay. Ito. S925 din. Okay. Tsaka mabigat din siya. Parehas nito. And then, eto namang isa ay letter J. Yan. May bato-bato rin siya. At meron din siyang S925 na nakasulat. Okay. Parehas lang ang bigat nila. Tatlo. So, ito naman ay clip chain para din sa mga Pandora bracelet. So, meron siyang rubber stopper sa loob.
May cross at may angel. Meron din siyang S925 na nakalagay. So, hindi ko pa alam kung totoong silver to. Para siyang may S925. Ayan. Na naka engrave siya. Hindi siya naka ano lang, naka-print. Meron din siyang bigat. So, I think that's a good sign. So, next naman ay... So, lahat pala ng order ko ay kumpleto na siya. Wala na akong iniintay. Ito lang kasi yung inantay ko. Nauna yung floss i-deliver sa akin. So, ito lang inantay ko para mag-unboxing sa inyo. So, ito naman ay yung next. This is from Maddie's Cross Stitch Store. Nasa $5 siya. So, yung mga clip pala, yung clip, nasa $3.79. And then, yung initials is, yung tatlo ay nasa $8. So, pumapatak siya $2. So, ito ay $5.27. Kasama siyang needles. Then, may cloth. At merong ito pala kasama na ito. Ito yung design niya. Yan. Steampunk. May kasama siyang ito yung kanyang pattern. Paper pattern lang siya, tapos colored pattern. So, sabi dito, this is 18 count. Hindi ko lang sure kung anong count yung nabili ko. So, I think this is 18 count nga. Meron din silang 14 count. So, ito yung tela niya. And then, yung kanyang mga sinulid. Okay. Meron siyang 22 colored floss. So, dito, iba yung sulat niya. I think, ano to, para siyang European yung sulat niya. Diba? Hindi siya English, it's Chinese. So, I think ito ay half stitch at may back stitch. Yan. At may kasama siyang French knot.
So, re-research na lang natin kung ano yung mga ibig sabihin nito mga nakasulat dito. So, feeling ko ito ay number ng thread, 2 thread or 1 thread. Feeling ko lang. So, re-research natin siya. Kung anong mga ibig sabihin nito. Okay? Hindi siya naka-English. Yung pattern naman niya ay very clear naman ang kanyang pagkakaprint. Ayan. So, the same sa aking mga naunang mga project, kit. I-scan natin to and then lalagay natin siya sa computer. Para meron tayong extrang copy sa ating mga pattern. So, ating next ay ito. Ito ay, feeling ko ito yung European town. Ayan. Marami ako mga cross stitchers, floss tubers na nakikita na ganito yung project nila. So, bumili din ako. Matagal ko na itong gusto magkaroon. So, bumili din tayo, syempre. Ito ay from Joy Sunday Handmade Store, I think. And then, this is $19. Ayan. 14 count. 174 by 36 cm. So, parehas ng iba. Yung nakalagay. Ito yung kanyang design. So, alam niyo na yan. European town. Hindi ito yung winter ah. Ito yung may spring. Bas natin siya. So, as you know, kung kayo ay cross stitcher, pag nyo tong Joy Sunday, maganda naman yung kanilang produkto. Yun nga lang, meron silang produkto na copyright. So, kayo na lang ang discretion nyo na lang yun kung bibili kayo or what. So, ito yung pattern niya. Ito yung tsura niya. So, ano siya? Spring. Parang spring. Nakikita ko to sa mga ibang floss tubers. So, gandang-ganda ako. So, bumili din tayo. So, as you know, Joy Sunday, ang kanilang pattern ay naka-print sa makintab na papel. So, ito ang kanyang mga thread kung ano yung gagamitin. So, meron tayong 65 colors ng thread. May full stitch, may 3/4 stitch, back stitch. Ito, hindi ko alam kung ano to. Baka ito'y French knot. Sino man sa inyo yung nakapag experience na nitong kit na to, you can message below kung ano pong ibig sabihin nito, what is the meaning of this writing, kung ito by French knot kasi ito back stitch. So, as you all know, Joy Sunday, ayan, maganda ang kanyang pagkakaprint. Very, very malinaw. Okay? Kung gusto nyo ng paper pattern, pwedeng itong sundin nyo. Pero ang aking in-order ay, nakikita nyo naman, ito ay print. Okay? So, ito yung floss niya. May kasama siyang syempre, needle threader. Hindi ko alam ba't sila nagbibigay ng dalawang floss. Ano ba tawag dito? Yung lagay ng sinulid. And then, ito ay timbol. Nagbibigay sila ng dalawang lagay ng sinulid, pero yung thread nila ay pagkadami-dami.
Okay, ito yung kanyang floss nakasama. Ito yung thread. Cotton thread ang ating pinili. Medyo may amoy siya. 14 count. Ayan, nakalagay. Tapos, dalawang needle nakasama. 65 floss. Maganda yung kanyang ano colors ng thread kasi pang spring siya. Maganda yung kulay. Okay? Then next ay ang ating tela. Ayan. Charan. Ito ay ang sukat niya ay 900 by 157 ang height. So, ito ay pahaba. Ayan. Super duper mahaba siya. Ayan. Siguro kasing laki, kasing haba to ng ano, ng kama. So, yung isang portion lang papakita ko sa inyo, ayan. As you all see, ano siya, very clear yung kanyang pagkaka-stamp ng bawat symbol sa tela. Okay? Very, very clear. But, if ever na kayo ay maligaw sa inyong pagtatahi, kasi minsan, sometimes there will be disaster na hindi nyo mapipigilan, mababasa ang inyong tela, so, pwede kayong mag-refer sa inyong paper pattern. Pero mind you, remind lang ulit na minsan, yung nasa paper pattern, iba yung symbols niya na nandito sa ating fabric. So, laging always double check nyo muna. Okay? Next. Ang ating pinakahuli at ang main event ay ang ating floss. So, apat na project yung kinuhanan ko nito. Ayan. Apat na project yung aking gagawin nito. So, ayun yung sa Heaven and Earth, yung General Store, Grand Library, Little Dreamers, saka yung Relativity. Yun. Yung apat na yun ang aking gagawin. So, yung pag umorder kayo sa factory shop, after you paid, mag-i-email sila sa inyo ng Excel ng parang ganito. Dito nyo ilalagay yung kung ilang floss or ilang skein ng sinulid ang kailangan nyo. So, what I did ay dahil gagawa nga ako ng apat na project ng Heaven and Earth, pinagsama-sama ko yung magkakaparehas na kulay. And then, kinuha ko siya sa 25 count ng fabric. So, as you all know, one skein ng floss, using two threads, 2:1, two threads by one full cross, gagamit tayo ng 3,187 cross stitch sa isang skein. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung lahat ng number of stitches ng bawat thread, color, and then pinagsama-sama ko. And then, ito yung ginamit ko na formula.
dinivide ko siya sa 3,187 per skein, per cross stitch, and then malalaman ko kung ilang skein of floss ang kailangan ko. So hindi ko siya in order ng isa-isa per project. So pinagsama-sama ko siya kasi there are project, especially yung max colors, there are project na 25 cross stitch, full cross ang ginagamit noon, 'di ba? Hindi siya nakakagamit ng one full of skein. So kung meron naman sa ibang project, so yun ang aking pinagsama-sama. So after that, ilalagay mo dun sa Excel ng factory shop yung order rin, and then yun na, pe-prepare na nila yung order mo. Or meron din doon na pwede mong sabihin sa kanila na meron kang specific na number of floss lang ang gagamitin mo. So bibigyan kanila ng link para doon ka magbayad. Like sa case ko, 520 threads lang ang kailangan ko. So ginawa nila ako ng link para yun lang ang bayaran ko. Kung ilan ang kailangan mong thread, meron sila. Just communicate lang doon sa messenger ng factory shop na nasa AliExpress. Madali naman silang kausap. Pa-follow up ka nga lang nila. Siyempre, business. So, ito ay hindi DMC. This is not DMC. So, this is CXC Floss. Kasi ang DMC Floss ay napakamahal dito. Kaya, CXC Floss ang aking binili. Talagang nagpumilit ako na makabili ako nito para sa aking mga projects. So, ang kailangan ko na lang ay fabric. Ito, 520 floss to. So, i-check ko na lang sa aking yung Excel na pinadala ko sa kanila kung kumpleto yung aking binigay na sa akin na floss. Hanapin ko lang asan ang bukas. $520 daw to. So, titingnan natin. Paano natin to? I will check muna kung paano ko siya i-inventory. So, sa mga hindi nakakaalam, itong CXC ay ang number niya ay parehas lang ng DMC Floss. So, no hassle na sa pag-inventory. Pag-convert ng colors. Dito parang anchor. Na ko-convert mo pa siya sa DMC Floss. So, ito, di ba? So, feeling ko 3. Ano ito? 3371. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600 pack, so titignan ko na lang later kung kumpleto ba siya. Pero all in all, ito ang kanyang mga floss. Okay. Tsaka hindi siya nagkakalayo sa kulay ng BMC. So, if you are as teachers of Heaven and Earth, recommended ko tong mga floss na to kasi parehas lang naman din siya ng DMC. Tsaka mas mura pa siya. So, it is also color fast. Hindi siya nagrara ng kanyang kulay. At cotton din siya. Napakalambot. Ang alam ko, medyo fluffy lang to kaysa sa DMC na 100% cotton. Ito ay may, hindi siya 100% cotton. Pero, ano siya, parang mas malambot siya kaysa sa DMC. Mas anualan to, mas
fluffier. So, I plan na tahiin ko to sa maybe 28 count to 25 count ng aking mga project. Okay? This one, nasa $64 lang siya. $63.66. Total of 502 floss. So, walang binigay sa akin na freebie. Yes! This is it, guys. Ito lahat ng aking mga unboxing ngayon from AliExpress. So, it's been a long time. Siguro taon na yung huling unboxing ko from AliExpress. So, thank you guys for watching. If may tanong kayo, questions, or comment, huwag po mahihiya to comment down below. And still, continue to support my channel by subscribing and clicking that notification bell para lagi kayong updated sa aking video kasi hindi ako every week nakakapag-update. Paminsan-minsan lang. So, para updated kayo sa aking once in a while video, click that notification bell. Continue to support my channel at meron na akong Facebook page sa aking channel. So, makikita nyo yung link lahat sa description. So, follow nyo rin ang aking page kasi minsan dun ako nag-update. So, thank you guys and God bless!